Hi guys! So samahan niyo akong gumawa ng cucumber juice or maras juice. So ayan, gagamitin natin ang ating juicer na hindi loser. Okay. So first nyan is kakat natin ang cucumber, ang maras, or ang pipino. O diba? Daming translation. So yan, ikakat natin into 4. Kasi gusto kong kunin yung, alisin natin yung mga seeds niya sa loob para hindi mahirapan ang ating juicer. Although, kaya naman ng juicer niyan, ayoko lang na may seeds sa loob. Anyway, magagamit naman natin yan later on yung seeds na yan. Pwede natin itanim para may cucumber tayo sa garden. Okay, tanggalin lang natin yan. Talsik-talsik pa. And so, napag-desisyonan ko na mag-juice ngayon kasi ang ating nyo gusto na magpa-slim. So, ayan na nga. Marurot na siya. Hindi ko pa alam kasi na ilagay pero naisip ko baka tumalsik kaya kinuha ko muna yung pang push sa kanya tsaka pang cover na din yan. So ayan, ilagay na natin 1, 2, dalawa muna on ayan. So dapat guys, sinuhugasan muna natin ang ating juicer before and after using it para malinis naman yung iniinom natin. Siyempre. So, ayan. 3rd, 4th slice na cucumber. So, i-push-push lang natin. Kasi minsan nasa stack up yan. Pero minsan hindi naman. Gaya na mga friends mo dyan na stack up na i-push mo na. Push mo na sa bangin. Ayan guys, maraming benefits ang cucumber. Pang detox, good for your liver and your kidneys. And for your skin also. Ayan, push-push lang. Parehas din sa life, i-push mo lang ang lahat kung ano man yung gusto mo. Para ma-achieve mo yung gusto mo, i-push mo lang. Ano ba yan? Ayan, bumubulwak na po. Push pa ako ng push dyan, pero wala na palang laman. Maliit na talaga. So, ayan guys, malapit na siya. Tapos, kung gusto niyo pong mag-juice pa tayo ng maraming vegetables or kung anong gusto niyo, mag-comment lang kayo sa comment section. So, we're done! Alisin mo na yan, te. Alisin mo na nga yan. Okay. So, nakita niyo, maliit na lang yung natira doon sa ilalim. So, ayan na ang ating cucumber juice. Maras. Kung tawagin sa amin is maras. Or sa, Tagalog, pipino. Pipino juice. So, ayan, dapat hugasan ng mabuti. Sabi ko nga, before and after, dapat hugasan. So, ayan na. Nag-blurred pa talaga. Okay, ayan na. Masarap yung bubbles na yan. So, kung gusto nyo, lagyan ng honey, sugar, brown sugar, gaya na ginagawa ko dyan. Brown sugar, nilagay ko na 1/4 teaspoon lang. Or, kahit ganyan lang. Malaki kasi yung tablespoon namin. So, konti lang talaga. Or, kung may stevia kayo, lagyan nyo siya ng stevia. O, diba? Social stevia. Pero sa amin, brown sugar kasi wala akong honey. May nag-ubos po ng honey sa bahay. So, mix-mix, and then, bismillah. Wala na, tapos na. Yummy.